Dumating na nga ang araw na aking pinakahihintay. Handa na ang lahat. Matagal ko na rin kabisado yung tula kong gawa kaya di na para maunahan pa ako ng kaba. Mabilis pumatak ang oras. Nagalala ko na baka di na matawag ang aking pangalan. Namangharin ako sa obra ng iba hanggang sa narinig ko ang obra ng isa. Piyesang ito ay pawang piyesa lamang. Para sa ka-MU ko. Tanga di ba? Anong habang ibig sabihin ng MU? Kasi sa dami ko naman na nagkalat na ibig sabihin ito, hindi na natin alam kung ano ang totoo, di ba? May malanding ugnayan, may mutual understanding, may malabong usapan, at may misunderstanding lang. Ang tanong na nung ako tayo sa apat na ito, saglit! Sa pagkakaalala ko, wala ka palang malinaw na tayo, so sige, ganito. Ano nga ba ikaw at ako sa apat na kahulugan ng MU ito? Pero alam mo, ambisyosa ako eh. So umaasa ako na nasa mutual understanding stage tayo. Dahil dama ko naman eh. Dama ko naman eh. Na sa tuwing magkasama tayo ay niyayakot pa ako na mahigpit pa sa mahigpit sa pahibigkas ng mga salita sa aking tenga. Gabi, ang saya mo. At wala akong ibang magawa kundi itago ang kilig na nararamdaman ko at pigilan ang ihi ko. Teka, may kwento pala ako dyan. So sige, ganito yun, pakinig kayo. Be, basahin mo ito. Yan ang mga katagang sinabi mo sa akin nung hindi tayo nakita at sa laking gulat ko ay inibot mo sa akin ang tatlong pirasong one whole sheet of pad paper na may design pang Hello Kitty sa baba at tila ba para ang entry mo ito sa MNK at kulang na lang ang mga sintang Dear Charo. At nang pag-abot mo sa akin ng tatlong pirasong papel na ito ay ibinigkas mo ang mga sintang B. Ito ang pagdarandam ko. At sa mga salita mong yan ay nadagdagan ang pag-asa ko na nasa mutual understanding stage nga tayo. Na ang sulat na ito ay siyang magpapahiwatig na may pagtingin ka rin sa akin gaya ng pagtingin ko sa'yo. Na ang sulat na ito ay siyang nagsisiwalang na mahal mo ako. At ang sulat na ito ang nagsasabi, tanggap mo ako at ang magdarandam ko. Nabasa ko sa simula ng pahina ang kwento natin kung paano tayo nagkakilala. Yung di ko ba't nagsusulyapan tayo kahit na napakalayo natin sa isa't isa? Nabasa ko sa sumunod pa kung paano tayo napalapit sa isa't isa? Nabasa ko din yung mga nakakatawang eksena gaya ng nasa tindahan tayo, di ba, ng basya? Tapos yung tindera niya may crush sa'yo at dinadagdagan yung kwek-kwek mo? Nabasa ko din yung mga parte na sabay tayong bumili ng mga damit at ako ang inyong pinapabili pero wala kang ibang napagpagawa kundi bilhin lahat dahil wala na ang ibang sinabi kundi bagay mo. Ang ganda. Bagay mo. Bagay tayo. Ang sarap balikan ng mga alaala dahil naiisip mo ang mga pagkatang iyon na hindi mo naman nasasabi noon. Ang sarap balikan ng mga alaala. Nung pagtuntong ko sa bandang kita ay para bang tawindak ako ng mga nabasa ko ang tagang mahal kita. Nabasa ko ang magbubulaklaking salita na siyang nagpapahiwatig na mahal mo ako. Nabasa ko din sa linya na nagsisiwala na may pagtingin ka din sa akin gaya ng pagtingin ko sa'yo. Pero hindi ko nabasa yung gusto kong mabasa. Nasa sulat na ito ay masasabi kong tanggap mo ako. Pati na rin ang magdarandam ko para sa'yo. Pero ito'y binaliwala ko na lang dahil kahit papano naman sa mga unang mong salita ay ako'y kinilig ng sobra. At sa ikalawa, ikatlo, ikaapat ay napigilan ko ang ihi ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at napakunan na ang kwentong ito ay mag-iiwan ng bakas ng ligaya sa aking mukha.
ay nagsisiwala na mahal mo si Joshua. At hindi ako. Na ang sulat na ito ay pinabasa mo lang sa akin upang i-check kung makikinig ba si Joshua dito. Bakit siya ba? Bakit ang best friend mo ba si Joshua? Kaya pala hindi ko mabasa-basa ang hinahanap ng salita at yun ay ang sana tanggap mo ako at ang pagtatanggap ko para sa'yo. Pero Ashley, tanggap ko naman eh. Masa lang ako. Tanggap ko naman na pareho tayong nakapaldas at may papasok sa eskwela. Hindi na kong gaya ng pagtingin ko sa'yo. Tanggap ko naman na pareho ang CR na pinapasukan natin. Masa lang ako. Namamahalin ko din ako. Kaya ng lubos na pagmamahal ko para sa'yo. Tanggap ko naman na babae tayo pareho. Umasa lang ako. At umasa na naman. Simpleng babae lang siya. Hindi ko wakalain na isa siya sa kasali. Agad ko siyang hinangaan dahil na rin sa ganda niya. Sa paglabas ng mga salita sa bibig ng dalaga'y handa ng lahat makinig. Kinuhanan ko ng video ang kanyang pagtatanghal. Nangangawit na nga ako pero tuloy pa rin at di ko wakalain na ganun katagal. Mahaba yung tula niya. May kwento sa simula at may halakhak sa dulo. Sana mas maaga ako sumali. Narinig niya sana ako magsalita. Sana sa susunod na taon sumali uli siya at magkarinigan na kami ng tula.